Nanggugulo si David sa hotel na tinutuluyan nila Jill. Nais niyang kausapin si Gio. Nang biglang tumawag si Jill at sinabi nitong papunta na rin siya sa hotel. Takot na takot rin si Gio at hindi nito alam ang gagawin. Nag-message siya sa kanyang kaibigan kung bakit niya sinabi ang kinaroroonan nila sa kanyang daddy. Habang nasa daan at nagdadrive si Jill, sinabi niya kay Gio sa pamamagitan ng pagtawag sa cellphone na nasabihan na niya ang hotel manager tungkol sa pagpunta ni David sa hotel. Tinanong rin ni Jill kung okay lang ba si Gio. Sagot ni Gio na okay lang siya. Tinanong rin ni Jill sa kanyang anak kung paano nalaman ni David ang kinaroroonan nila. Sagot naman ni Gio na narinig mula sa kanyang ama kanina habang nagpupumilit na pagbuksan siya ng pintuan na nalaman nito sa mga kaibigan nito. Dugtong pa ni Gio na kung hindi si Max ang nakapagsabi ay si Mika. Pinayuhan naman ni Jill ang kanyang anak na basta wag lamang itong lalabas at malapit na siya. Sumagot naman ng opo si Gio. Umiiyak sa matinding takot si Gio. Pinagtulakan si David palabas ng mga hotel officers. Nag-message naman si David kay Jill na bakit kay Lexi niya isinauli ang necktie nito. Sinubukan niya ring tawagan si Jill ngunit hindi ito matawagan. Nang biglang may tumawag sa cellphone ni David, si Migs. Sinabi nitong tumawag sa kanya si Lexi at hinahanap siya sa kanya. Idinahilan ni Migs na nakaalis na siya papuntang office. Tinanong rin ni Migs si David kung nasaan nga ba ito. Baka kasi puntahan siya ni Lexi. Dali-daling tinapos ni David ang usapan nila sa telepono at nagmadali itong nagmaneho. Samantala, sa isang restaurant, nagkita-kita sina Lexi, Justin at Diane. Sinabi ni Lexi kay Justin na naka-enroll na ito. Tanong naman ni Justin na ang bilis naman nito at bakit ayaw niya sa Boston. Ipinakilala rin ni Justin si Diane kay Lexi. Sinabi nitong si Diane ang pinakapaborito niyang bartender. Ganon din pinakilala rin niya si Lexi kay Diane. Panuyang tanong ni Lexi kay Diane, hanggang doon ba naman ay sinusundan pa rin siya ni Diane na kinakaibigan niya si Justin? Na ganun na lamang ba kalaki ang utang na loob ni Diane kay Jill? Sagot naman ni Diane na matagal na silang magkakilala ni Justin. Tanong naman ni Lexi kung coincidence o plinano na naman ba ulit ito? Dahil kagabi ay sinabi ni Jill na may nangyari na sa kanila ni David, na ngayon ay malalaman niyang kaibigan siya ni Justin. Tanong rin niya kay Justin na baka magkasabot sila ni Diane. Tumayo naman si Diane at sinabi niya kay Lexi na alam niyang may atraso siya dito, pero mali siya nang iniisip. Dugtong pa ni Diane na aalis na sina Doc Jill ng Baguio at si Justin ay matagal na niya itong kakilala. At kung tungkol naman sa nangyari kina Doc Jill at David, asawa niya ang komprontahin nito. Sagot naman ni Lexi na hindi ito magagawa ni David. Sagot rin ni Diane na sa pagkakakilala niya kay Doc Jill ay hindi ito sinungaling. Pagbibigay diin pa ni Diane na a cheater is always a cheater. Na si Lexi na lang ang umalam kung applicable nga ba ito sa asawa niya. At umalis na si Diane. Para naman mawala ang galit ni Lexi, inalok siya ni Justin ng kape. Masayang ibinalita ni Lexi kay David na naka-enroll na siya, na hindi na siya lilipat pa ng ibang paaralan para mag-enroll. At mas maganda talaga na hindi na siya alis at para hindi na sila magkahiwalay. Inaya ni Lexi si David na kumain sila sa labas at tinanong niya kung saan galing ito. Sagot naman ni David na galing siya sa site, na chinek niya ang progress ng site. Tinanong ni David kung saan sila magla-lance. Sagot ni Lexi na doon na lamang. Magpapa-deliver na lang sila. Naiwan ni David ang cellphone niya sa mesa. Pinakialaman ni Lexi ang cellphone ni David at nakita niya na may nakasave na larawan ni Dr. Jill. Nang bumalik si David, nahalata niya na nag-iba ang timpla ng mukha ni Lexi. Tanong niya kay Lexi kung may problema nga ba. Sinabi ni David na hindi na sila magugulo pa ni Jill. Tanong naman ni Lexi kay David kung bakit nila pinag-uusapan. Sagot naman ni David na wala lang dahil parang nag-iba na naman ang timpla ni Lexi. Tumayo si Lexi. Sagot pa ni David na nabunutan na siya ng tinik. Na kung babalik pa ba si Gio ay papayag pa ba siya? Na ano pang dapat gawin niya? Mariing sinagot ni Lexi na hindi. Na alam niyang nagigilty si David sa nangyari. Depensa ni David na bata pa si Gio na kasama ang pagkakamali sa pagmamature. Naisipin ni Lexi na kung si Kylie iyon na nasa ganoong sitwasyon.
Sagot naman ni Lexi na hindi sila magkaparehas. Galit pang sagot ni Lexi na gusto pa ba ni David na pag-usapan iyon? Galit rin tanong ni Lexi kay David kung bakit may picture pa siya ng ex niya na nakasave sa cellphone nito. Palusot naman ni David na nakita niya si Jill na lumabas sa isang bar at lasing na lasing ito. Na gusto niya lang itong ipahiya at gusto niya na makita ni Jill ang kanyang itsura. Sagot naman ni Lexi kay David na hindi lang nito pinitsuran si Jill at sinend pa ba talaga nito? Lalo ang pakialam nito sa itsura niya. Palusot ulit ni David kay Lexi na baka pati si Lexi ay pinaglalaroan na rin ni Jill. Na katulad niya ay napaniwala na patay na si Gio. Sagot ni Lexi kay David na gusto niyang maniwala sa kanya, na gustong gusto niya talagang maniwala. Sagot naman ni David na dapat lang na maniwala na rin siya dahil wala na sa Baguio sila Jill at ang anak nila, na umalis na sila, na wala lang nakatira sa bahay nila at matatahimik na sila. Dumating na si Jill sa hotel kung saan naghihintay ang kanyang anak. Nagsorry si Gio at sinabi nito sa ina, hindi naman niya alam na sasabihin ni Max kung saan sila naroroon kay David. Nang alam niya ay mapagkakatiwalaan niya sila. Tanong niya rin sa kanyang ina na lilipat ba na naman sila. Sagot naman ni Jill na titingin ulit siya ng malilipatan na huwag siyang mag-alala dahil matatapos din iyon. Panigurado namang saad ni Gio sa kanyang ina na babalik pa rin si David doon. Nasigurado rin siya na hahanapin pa rin sila kahit saan sila magpunta. Sa pag-uusap nila Justin at Lexi, sinabi ni Justin na nakakaloka ang nangyari kahapon. Dugtong pa ni Justin na I swear na hindi ko alam na magkakilala kayo ni Diane. At siya pala yung spy ni Jill noong time na iyon. Tanong ni Justin kay Lexi na bakit hindi niya sinabi ang tungkol doon noon. Sagot ni Lexi na nasa stage na kasi siya noon at iniwan na siya noon. Pagbibigay din naman ni Justin na never naman siyang tumigil sa kakanag kay Lexi na bad news ang asawa nito. Sagot naman ni Lexi na okay na ngayon. Nang biglang may nakita si Lexi na kamukhang kamukha ni Jill, dali-dali niyang pinuntahan, hinila at sinabing, aba, hindi mo ba talaga kami titigilan? Ngunit nagkamali siya dahil kamukha lang pala ito ni Jill. Nagsorry si Justin sa babaeng pinagkamalan ni Lexi na si Jill. Paliwanag ni Lexi na napaparanoid lang siya. Tanong ni Justin kay Lexi kung okay lang ba ito? Nagpaalam naman si Justin na mag-CCR lamang ito at binilinan si Lexi na huwag itong aalis. Nang makaalis si Justin, sakto namang pumasok si Claire sa cafe. Nagkita sila Claire at Lexi. Kinumusta ni Claire si Lexi, sinabi nitong okay. At gayon din si Claire, kinumusta ni Lexi. Sagot ni Claire na super busy siya dahil wala na sa clinic si Jill. Tanong ni Lexi kung wala na nga ba talaga si Jill. Sagot ni Claire na oo at pati bahay nila ay iniwan na rin. Dugtong pa ni Claire na tama ang hinala ni David na a few months na babalik sila Lexi at David sa Baguio ay aalis rin si Jill. Sagot ni Lexi na paano naman nalaman ni David. Wika ni Claire na the mystery of David Ilustre. Never stops ang pag-i-scheme. Na basta mangyayari ang gusto niyang mangyari. Ipinakita rin ni Claire ang nakapost sa kanyang cellphone at link na binebenta ni Jill ang kanyang bahay na para sa kanya ay nakakatempt na bilhin dahil napakaganda ng design ng interior. Napansin naman ni Claire na hindi sumasagot si Lexi. Sinabi ni Claire na mas marami pa namang mas magagandang property. Pagbibigay din pa niya na talagang aalis na si Jill. Pinuntahan naman ni Lexi ang bahay nila Jill.